Hi Mams! Welcome back to my channel. So in today's video ay magpapagawa ako or nagpapagawa ako ng dining table. Medyo mataas na dining table kasi masyadong mababa yung ginagamit namin. So nauwi sila nanay kaya naisingit ni tatay na igawa ako ng request ko na dining table. So ito na ma'am, siya natapos na ni tatay and today is pauwi na din sila. So ayan yung aming bagong dining table. Ang sukat niya is 85 by 90 cm and then yung height niya is 85 cm. So pinasadya ko talaga na medyo mataas kasi matatangkad kasi yung anak ko. Nahihirapan sila sa table na mababa. And also yung natirang bakal, this magpapa-customize din ako ng chair para partner dito sa table. So ang gagawin ko dito is babalutan ko siya ng wallpaper para mas maganda siyang tingnan. So for this dining table, nakaubos ako na I think if I'm not mistaken, yung bakal is 320 or 340 nagamit lahat. And also yung plywood na ginamit na yan is natira dun sa pinuntakit dun sa aming dresser. So siguro nakaubos ako dyan ng almost 500 plus kasama na yung mga screw at saka yung wallpaper. So natapos ko ng balutan yung table. So ang next na gagawin ko dyan is pipinturahan ko naman yung mga paa niya saka yung pinaka nasa ilalim ng table, yung mga pinag-weldingan kasi sabi ni tatay baka kalawangin. So siguro next video or kapag nakabili na kami ng paint. Yan. So ngayon, ang problema namin dyan is yung chair. So pagbalik pa nila tatay, igagawa kami siguro ng 2 chair muna na high din, high chair para partner niyan. And also kakabitan ko nitong side table protector para hindi mauntog si Adam kasi matigas yung corner nito at delikado sa bata. Thank you.
Then, next na dito sa may laundry area. So, babalutan ko lang din yung shelf para maganda din siyang tingnan. Kasi kinabit ko to na talagang kahoy na kahoy lang. Wala pang cover dahil hindi pa dumadating itong in-order ko na wallpaper. So, after ko magbalot ng mga shelf, ilalagyan ko naman ng konting decoration itong higa ni Kuya. So, in-order ko to sa Shopee for only 109 pesos. So, I will share the link. So, siya yung pumili ng design na to. And we decided nalagyan to ng decoration kasi nga plain na plain yung side na to para maganda siyang tignan din. So, ito naman, nabili ko to sa DB Mart. Ito yung gagamitin kong hook dun sa aming kisame para pagkabitan ng tension rod na lalagyan ko ng curtain. So, ito yung curtain rod or tension rod na nabili ko sa Shopee. So, murang-mura lang yan and isishare ko din yung link sa inyo. So, ayan na mga moms, naikabit ko na yung curtain. So, hindi pa ako nakakabili ng white curtain para i-cover dyan. So, ang ginawa ko is yung kinoveran ko lang is yung tapat ng bed. So, in-open ko na lang dito sa may daan para hindi siya mainit tingnan, saka hindi masakit sa mata. So, yung mga box na to na ginipit ko na ay gagawin kong bookshelf ni Adam, so recycle or DIY. Sayang naman kasi dahil maganda naman yung quality niya. So yung mga box na to ay galing sa kapatid ko na pinaglalagay ng mga sample na gamot na dinidistribute niya sa mga clinic. So binigay niya sa akin to kasi alam niya na mahilig ako sa mga DIY projects. So, ito na yung itsura niya after ko lagyan ng mga tape. Yan. So, ganyan kataas yung gagawin ko. So, nilagyan ko din siya ng glue gun para mas matibay. And dito sa may gilid na yan, nilagyan ko siya ng chapstick para hindi mabali yung pinaka-poste niya. So, ang tsaka niyang tingnan pa, moms. Pero later is gaganda din yan. So, gagamit ako ng wallpaper para balutan din to. We'll be right back.
So, ito na nga mga mams, natapos ko na siyang balutan. So, hindi siya ganun ka-perfect or ganun kaganda. Pero, sturdy siya at kaya niyang mag-hold ng mga books ni Adam. Yan. And nilagyan ko siya ng white sa taas. Sa ilalim, hindi na kasi tago naman siya. So, dito ko siya ilalagay sa gilid. Ipapatong ko siya dito sa small chair ni Adam para medyo may taas naman siya or mataas siya ng konti. The last DIY na gagawin ko is itong empty jar na pinaglagyan ng chocolate. So, natanggal ko na yung cover niya. Nalinis ko na siya. And ngayon, ang ilalagay ko dyan ay rose or yung fake rose na kinuha ko dun sa itaas. Meron kaming bouquet of rose dun. So, kumuha ko ng isa. And then, ilalagay ko dito sa loob nito. At lalagyan ko din yung LED lights or yung parang Christmas light na maliliit na D-battery. As well as lalagyan ko din ng 3 pieces na leaves para mas maganda siya. So, ayan mga mams, sobrang nahirapan lang ako maglagay ng lights. Ang tagal ko bago na iayos. So, ayan na yung result. Ganda naman siya at ibibigay ko to kay Ate Yasi. Lalagay niya sa may bed niya. Ayan. And also, thank you so much again mga mams sa pagsamang muli sa aking video. See you next week. Bye!